Hello, si Bernie Batting po ito, ang nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media. Ayan! So, kitang-kita niyo po ang titulo po ng ating vlog for today. Naku, maraming nagtatanong sa ang mga social media accounts ko sa TikTok, dito sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. Naku, talagang tinatanong ng lahat. Maraming nagtatanong kung sino nga ba daw ang ibuboto kong presidente. O, diba? So ngayon po ay sasagutin ko na po yan sa pagkakataon ito. Pero marami kasi tayong mga requirements. Wow, maraming requirements, no? Marami tayong mga qualifications na hinahanap para bumoto tayo ng tamang pangulo at dapat maluklok sa pagkakahalal bilang susunod na pangulo ng Pilipinas. Diba? Maging wise tayo sa pagpili ng mga ibuboto natin mga opisyal o mga politiko. Diba? Tsaka ano bang mangyari kahit sino ang iboto natin, at the end of the day, talaga namang magbabayad pa rin tayo ng PhilHealth, magbabayad pa rin tayo ng SSS, magbabayad pa rin tayo ng tax, magbabayad pa rin ng pag-ibig, diba? Marami pa rin bayarin, diba? Kahit sinong pangulo ang ating ububoto o kahit sinong pangulo ang mananalo, talagang magbabayad pa rin talaga tayo, diba? Pero sa pagkakataong ito ay talaga namang gusto kong sagutin na po ang mga katanungan po ng ating mga viewers kung sino nga ba ang iboboto kong pangulo. Ayan, syempre unang-una sa lahat ang hinahanap kong qualification o katangian ng isang pangulo dapat may paghihilingan. Yan yan. Yung dapat hindi siya yung may sariling desisyon, 'di ba? At alam niya kung ano ang tama sa mali. Ganyan. Pangalawa, yung makabayan. Diba? Kailangan natin mamili ng pangulo na may pagmamahal sa bayan, may malasakit sa bayan. Pangatlo, yung marunong tumulong sa mga Pilipino. Diba? So, since nandito tayo sa Pilipinas, kailangan pantay-pantay ang treatment ko sa lahat ng mga mamamayan ng Pilipinas. Mapamayaman ka man o mahirap, dapat pantay. Walang dapat special treatment na tinatawag, di ba? At gusto ko, pag ang mananalong pangulo, ipatupad niya yung magpapatupad ng batas na pantay-pantay. Hindi yung dahil porket mahirap ka, wala ka ng kapangyarihan para lumaban, ipagtanggol lang iyong karapatan, di ba? Kailangan mayaman ka man o mahirap, dapat pantay, fair ang judgment. At ito pa, kailangan din, kapag pipili po tayo ng ibuboto natin pangulo, ay talaga ka namang dapat natin alamin ang kanilang background. Mahalagang katangian po, o mahalaga po yan, na kailangan po natin suriing mabuti ang kanilang background. Yung walang bahid ng korupsyon, yung walang bahid ng kadungisan. Diba? Yung purong-puro talagang masasabi mo. Kasi ang pangulo ang siyang mamamahala sa buong bansang Pilipinas. Malaking responsibilidad ang papasukin at trabaho ng isang pangulo. Pero hindi magtatagumpay. Hindi magtatagumpay ang pangulo kung hindi sa tulong ng mga dapat na tumulong sa ating pangulo. From the vice president, senators, and sa lahat ng mga politiko na lalaban po or ilalaklak, ihahalal po natin, di ba? Kailangan number one din po kasi yan. Dapat nagtutulungan kasi iisang bansa lang po tayo, 'di ba? Sa panahon ngayon, marami ng away, marami ng mga issues na nagsisilabasan dahil nga po sa ganitong political issues, 'di ba? Malaking ano, ito ay isang magulong usapin, ika nga. Pero dahil sa vlog po na ito, gusto ko lang din pong ma-share sa inyong lahat kung sino nga ba, I mean, kung ano or kung sino ang iboboto ko. Ito is on my personal statement lang naman po. Wala po itong, hindi po ito makaka-apekto sa inyo, sa ibang tao o kahit sino man, di ba? Dahil ako lang po ito si Bernie, dahil bawat Pilipino, may karapatan po tayong mamili kung sino po ang ating iboboto, di ba? Kung si ganito ang gusto mong iboto, go, di ba? Kung si ganito ang gusto mong iboto, go, di ba? At the end of the day, iisang bansa lang po tayo. Diba? Kapag meron pag nanalo po ang ating sinusuporta ang pangulo, dapat mahalin din po natin yung mga iba pang mga politiko na lumalaban. Kasi Pilipino po rin po yan eh. Diba? Sabi nga nila, ang mga Pilipino dapat nagmamahalan, may malasakit sa isa't isa at nagtutulungan. Diba?
Alam ko talaga na namang medyo magbagulo ang usaping politiko, politika. Diba? Kaya dapat tayo mga Pilipino o mga butante, maging wise po tayo sa pagpili ng mga tama at totoong tao na dapat nating iboto sa darating na halalan. Diba? Actually, ayoko mag-voice out regarding political issues, the political stand, kasi alam kong magulo at medyo malawak ang sakop ng itong ganitong usapin. Kaya eto lang naman si Bernie Batting, gusto ko lang pong sabihin po sa inyo at magbigay ng paalala na sa darating po na halalan, tayo po ay matutong maging madiskaan. Matuto po tayong alamin kung sino nga ba ang karapat dapat natin iboto sa pagkapangulo, pagka-vice-presidente, pagka-senador, o kahit ano pa bang mga posisyon sa politika. Diba? Mahalaga eh. Kasi doon sa kanila nakasalalay ang magiging kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Diba? Kasi hindi lamang po dito sa Pilipinas ang may karapatang bumoto, kahit sa labas ng bansa, sa mga OFW po natin, maging wise po tayo. Diba? Maging matalino sa pagpili ng ating mga iboboto. Diba? Huwag tayong magpa- apekto kung sa anong mga nakikita natin sa social media o sa mga television. Dapat ikaw mismo may nakikita kang isang mabuting katangian kung bakit mo siya iboboto. At eto pa guys ha, respect lang po, irespeto po natin kung ano ang gusto o kung sino ang gustong iboto ng bawat isa. So, nasa free democratic country tayo, wala tayong karapatang husgahan ang sino man sa kanila o sino man sa atin, di ba? Bilang isang botante at isang mamamayan ng Pilipino, di ba? We have the right to vote, we have the right to choose kung sinong iboboto natin. Yun nga lang po, ang advice ko lang po ay maging wise sa pagpili ng ating mga iboboto, di ba? Kasi nasa ating mga kamay kung sino nga ba ang dapat na deserving talaga na manalo sa mga ganyang posisyon, o diba? So eto na nga guys! Actually, ganito ba, diba? Ang bottom line din po naman kasi niyan, kahit sino naman ang manalong pangulo ng Pilipinas, ganun at ganun pa rin naman po. Magbabayad tayo ng WIS, magbabayad tayo ng SSS, ng PhilHealth, diba? Ganun din lang naman po yun eh. Basta, ang gusto ko lang sana ay magtulungan na lang po ang ating mga mamayang Pilipino na nagsagayon ay magpatuloy palalo ang pag-increase ng ating economic status, diba? Kasi yun lang ang purpose natin eh, makilala at maging maunlad ang bansang Pilipinas. Magmahalan tayo, diba sabi ka nga sa kanta? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y wala ng away, sana'y magbigayan, sana'y pag-ibig na lang. Diba? Love, love, love. Kasi ang pag-ibig ang siyang solusyon sa bawat isa, sa lahat ng mga problema ang ating pinagdadaanan. Diba? Magkakaiba man tayo ng opinion, magkakaiba man tayo ng pinaniniwalaan, pero sa huli-huli, iisa lang po ang magiging patutunguhan ng ating mga desisyon sa buhay, diba? Kaya sa mga viewers po natin, ako po ay naniniwala na kayo pa po ay binigyan ng karapatang bumoto at iboto natin ang mga karapat dapat na maluklok sa kanilang mga pwesto. Ayan, so pasensya na po kayo. Ayoko po magbigay ng kulay, ayoko din po magbigay kung sino nga ba ang iboboto kong pangulo. Pero eto masasabi ko guys ha, lahat ng tao, lahat ng butante may karapatan mamili, may kanya-kanya tayong pinapaboran na politiko o lumalaban sa pagkapolitika. Kaya irespeto po natin yan, di ba? At kung sino man po ang mananalo, eh, kailangan po nating suportahan, di ba? Kasi bilang isang mamamay ng Pilipinas, mahalaga yung pagsuporta mo, di ba? Dapat marunong tayo magmahalan at magtulungan. Dahil tayo po ay nakatira sa iisang bansa lamang. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po tayo lahat. Sumuli po, ako po si Bernie Batin, ang nakakaloka at pinakamasungit na tindera sa social media na nagsasabing sa darating na eleksyon, buboto ng karapat-dapat na politiko. Ganda! Nakakaloka! Bye everyone!